So yung mga nag-aantay ng pag-giveaway, kapit lang. Malapit-lapit na din. Hindi naman siguro ganun katagal yun, pero kung... What's up mga paps? Kumusta kayo? Dito na naman tayo para sa bagong video. Meron ba tayo dyan? Boom! So, bali ngayon, alas ano pa lang, 6:30 ng umaga. Kakagising lang din namin kasi mamalengke kami. So, naisipin ko lang din mag-vlog kasi sayang naman kung di mag-vlog ngayong araw. Maya-maya pupunta kami ng fish market. Samahan niyo ako mamaya sa fish market so at least makita niyo kung ano itsura ng mga palengke rito, kung paano kami namimili, yung mga ganung para at least kahit papaano mapakita ko niyo, mapakita 5% ng mga bata na utal. Tawo sa inyo kung ano mga binibenta rito, kung kagaya rin ba sa atin yung mga ganung bagay. So bali kakain lang muna tayo ng sopas dito tayo sa kusina ngayon. Para at least hindi naman tayo masyadong gusto mo rin pag-iikot mamaya pa malengke. Yan, yun no. Ready na. That's delicious. So, bali paalis na tayo mga paps. So, kita-kita na lang tayo doon mamaya pagdating namin doon. Bali, naglalakad na tayo mga paps. So, init pa rin. Medyo umaga pa lang ang init na. Ay. So, kita-kita tayo doon mamaya. So bali nakauwi na kami mga paps, hindi ko na na-videohan yung anami kasi medyo mainitos, may mga dala pa tayo eh. So yan, bali ililinisin na lang muna namin saglit yung mga pinamili namin. Bali kakauwi lang namin, yun medyo ano rin, medyo maraming tao sa nakita nyo naman kanina kasi Friday ngayon, dito ang Friday parang Sunday sa Pilipinas, parang din yung pinaka day off ng lahat. So yun, bali buti hinantay na kami ng nanay ko, so at least hindi na kami nahirapan umuwi kasi medyo malayo rin sa amin yun. Yun lang kasi ang ano rito eh, maganda talagang bilihan ng isda. Meron din naman siya mga baka, mga manok. Pero wala lang talagang baboy. Siyempre, alam niyo, Muslim country to. So, bali, nabili lang namin yung mga isda, yun. Pusit, hipon, bangus, tilapia. Medyo mahal nga lang din talaga yung presyo compare natin sa Pinas, dyan sa atin. Kasi, dito ang tilapia, ang 1 kilo, nasa 1 dinari ata, mga nasa 130, mahigit. Kulang-kulang 140 sa 1 kilo. Tapos, yung pusit, 1.5, mga nasa 1 na... Wala ko lang 180, mga 175, mga ganun ang 1 kilo. Pero dito naman kasi, compare mo naman sa pera dito, kumbaga, hindi siya ganun kataas. Huwag mo lang talaga i-convert sa currency natin kasi talagang mamamahal lang ka. Yung mga baka, ganun din, parang medyo nagmahal lang siya ng konti kumpara sa atin. Tapos yung bangus, ganun din yung bangus, medyo nagmahal din siya ng konti.
Pero hindi naman siya ganun kamahal kagaya sa iba. Ang alam kong medyo mura dito is yung hipon, kasi ang hipon dito alam ko is nasa 130 sa peso, nasa 130 o 140, hindi, mga 140 ko lang, walang 140, makakabili ka na ng medyo marami. Sa atin kasi alam ko medyo malang hipon pag bumili ka eh, lalo yung medyo malalaki. Dito kasi pag season medyo mura eh, kaya medyo nakakabawi rin. Yun nga lang, talagang dito, wala ka masyadong pamilian. Yun at yun lang rin ang bibili mo. Kasi hindi ka naman pamilyar sa ibang isda. Hindi ka gaya sa atin na halos lahat ng isda na binibenta, kilala natin, alam natin kung paano lutuin. Hindi ka gaya rito, talagang kami, ang lagi lang din namin binibili is yung ano lang, yung yun nga, tilapia, bangus, hipon, pusit, baka, manok, yun. Puro ganun lang din. 6.5 hours later. So, bali yun. Lumipas na naman ng maghapon, mga paps. As usual, kumain at natulog na naman kami. Kaya, ngayon ko nalunit na tuloy yung video. So, bali, pinakita ko lang din sa inyo kung ano itsura ng mga palengke dito. Kumbaga, para at least kahit papano, alam nyo, yung mga nasa Pinas lang. So yun nga, kanina hindi ko lang napakita sa inyo yung buong lugar kasi nga medyo malaki yun eh, tsaka daming tao kasi Friday nga. So eh, may buhat pa ako mga isda kaya inisip ko baka malaglag kaya hindi na ako, kasi yung tripod natin, yung pang hold dun sa cellphone, medyo maluwag na kaya medyo iniingatan ko rin eh, basa pa yung sahig, mamaya malaglag. Kaya hindi na rin ako nakapag-video. Kaya doon na lang ako nakapag-video sa pwesto namin kanina habang nag-aantay. Doon sa pwesto na yun, ay doon lang yung mga isda, yung mga ipon. Pero doon sa kabila pa nakalagay na yung ano. Sa kabilang, kumbaga parang hiwalay kasi yun eh. Na doon yung mga baka naman, tsaka yung mga manok. So natapos na naman ang isang mahabang araw. So siguro baka dito ko na lang ditapusin yung video kasi gabi na rin. Hindi ko na natuloy din kanina kasi nga may ginawa pa din ako. So yung mga nag-aantay ng pag-giveaway, malapit-lapit na din. Hindi naman siguro ganun katagal yun. Pero kung lagi tayo mag-upload, siguro mas bibilis ang dumami yung subscriber natin. Kaya kapit lang, at least kahit papaano. Basta mag-comment lang kayo, like, tsaka lagi nyo lang i-like yung mga video natin. Tapos mag-comment kayo sa baba para at least mas malaki yung chance nyo na mapili. So kung ngayon ka pala napanood sa video ko, mag-subscribe ka na sa baba at i-click mo na rin yung notification button para at least ma-notify ka sa mga susunod na video natin. So hanggang dito na lang. Boom!